Kusaru. Di ba? Ano nga eh, beam and prop time nga to eh. Kaya nga yung biko, meaning ng bibimbap talaga. Yan na, pinagpalit mo na pala si Athena, no? Marot! Pero ito na nga, pro, pinama na yung kaharutan natin dahil ito, second series, Execration versus Next Blade Solid. Here we go. Alright, usual thing, of course, 3-man rotation. And mas gusto ko angat dito na Next Blade Solid. May pagsalubong dito ang Next Blade Solid. Sapurin ang ginagawa dito ng Execration, mirroring move, if ever. And look at this, this is a mid PLVJ, the Harith. Okay, na nasa mid lane, which is hindi natin usually nakikita sa recent drafting ng mga teams. Bakit? Kasi nakikita natin madalas sa side lane. Look at this ha, etong si Etomax or si Sam 2E. Okay, maganda yung pagiging aggressive niya dito, Beam. Sobrang aggressive na nga, no? Napopost nila finally yun. Next Blade Solid, pero there you go, a successful knockup. And because of that, na-trigger, na-popped out ang flicker, but still no casualty so far. Andito na nga yung backup natin, Paquito, coming from the other side. But talikod! Look at back siya. Joke lang. From the bottom, and doon, ganun siya sa likod. Pero feeling ko, magpipilitan muna siya mag-back kasi wala na siyang repa na kasama dyan. Tama, syempre, ayaw naman natin mapalaban ng mag-isa ka lang at walang yung mga tropa. Ayun na nga, sumabay na sa sayaw. Kelra dito, looking good sa kanilang position dito, Beam, pero mukhang magkakasuntukan dito. Bumuelo na nga! Nagkabueluhan, nagkaambahan, pero hindi pa rin nagkatuluyan. Flicker out, tamang flicker out muna dito sa Tamtui. Kasi syempre, you should prevent any casualty kung sino man yung unang makaka-first blood dyan, eh medyo malalamangan agad. Parang ang halaga ng first blood dito, no, ano? Beam, napansin mo kung gano'n ko sila ka-agresibo, ganun din yung level naman nila ng pag-iingat. Umaga pag medyo nakanti sila, nararamdaman ko umaatras tapos regen ka agad. Magiging agresibo pero pagka may paggante, magdi-disengage etong dalawang kupunan. Ganon sila ka-agresibong, ganon din sila kaingat as of now. Oh, which is, syempre ang ganda, you need to prevent yung mga losses, no? Early on, tingnan naman, 2 minutes, ang daming amba, ang daming paramdam, pero hindi nagkakatuloy, hindi nagkakasapukan. And look at the back shot dito sa mid top lane. So, game, again, parehas ng kupunan, pero lamang ang gold ng Execration dito. May pagbuelo dito, madam, sa likod! Ooh, there you go, the turtle has been slain. Summon Force! Punta sa Execration, Daman Force, ikinasa nga double out. Kill for our Paquito. Paquito Manoloto, 4v3, dalawa ang nawala at napatumba from Next Blade Solid. At yun na, bonus, nakuha pa nila yung turtle. Grabe yung ginagawa dito ng Execration. Still, yung mga ganitong galawan nila, last time na nakita ko sila, wala sila actually tank, yung ganung galawan nila. Ngayon, meron silang tank, this is a Cho tank. So may pagliku yung kanilang style. Last time, very greedy. Nakita ko nga si Jack no, Natalia ata. Yun yung pagkakatanda ko. Now, they're going back sa kanilang setup na may main tank, which is yung Cho, kapalit naman is the Sylvana. Dito magkakataluan later on is hindi nila napipigilan kasi yung galaw mismo ng isang Harith. Well, kung titignan mo yung gold ah, ano dito tawag dito, tinan mo yung lamang ng Esmeralda dun sa kanya network, pero ito na may sumuha dito. Speaking of lamang, another one, napitas na nga rin, nakapitas na naman ng isang Harith, and due to that, tinan mo yung lead prop, as you did mention, it's already, ilang percentage? 1,500 the lead, but take out, hindi pa rin nakapapos, and Prove the Dragon has been convicted, and there you go, ang ganda, Harith, nakapitay na nung isa. Sylvana nakasungkit sa may bandang gate, pero look at our backshot to the rescue, boom, boom! Nakaan yung isa, pero walang wala siya kasama ng lipot. They hate him. Yan yung pinapanggit mo kanina, Bill, yung pagsungkit dito ni Sylvana. Diba, alam mo naman si Sylvana, alawin talaga na matinik din yan. Nakita natin galawan doon sa flicker, very aggressive balir here. Uy. Against that Alice Umba. Pero na shaken and beacon onto the backlines. Team down kapalit isa for the side of Next Play. Oo eh, kala niya makakaligtas niya. Pero kudos also to that Alice, almost barely surviving that. And here comes... Maganda yung positioning doon, ano, no, tawag dito, Beam ni Sylvana.
Plus that Mountain Shaka, inaasahan ko nga tatalunin niya kagad eh. Sabi ko gagamit niya siya Imperial Justice, pero kinave up lang naman dito yung kanyang SS or the last skill para if ever mag-commit etong execration, may pang counter go and next play solid. Kapalit ng turtle is that turret dun sa baba dito ng execration, pero ito nagkakagulo na ata. Bebuelo, there's a jump in! Ooh, Imperial Justice! Pero yun na nga, no, right there and then, 3-1 situation. At mukhang maipipin daw na nga nila, Prof, finally, itong top lane. Ang ganda ng 3-man rotation. And sipa! Also for that backshot, pero look at down there! No. Lintik lang ang walang ganti. Blood odd sa apat, pero hindi kakaka sa apat yan. Walang malakas sa apat. Tama ka dyan. Apat nga naman yun. Habang wala ka pa naman ganong kalaking stack, ito may magnanakap. Though, wala siyang panseto at dito. Pero may slow na kapalit or the follow-up coming from Kiel VJ. Nakaramdam, a next play solid. Meron na namang solid na rotation dito sa mid. Look at the Shaman Force nila pag na dito. Madam Bibimba! Oo, Shaman Force nila pag together with the Mountain Shocker. At napilitan, naipad sa gitna si Kelra. Pero nakapatas pa nga siya ng isa. Pero still, tusok-tusok is real. Kelra, hinahabol ng dalawa. Pero tamang disengage lang muna sila. As our Eudora will go back to regenerate. Ayun! Grabe, that traceless save the day si Daga lang. Kung alam mo naman ang mga ano eh, ang mga Daga eh. Diba, mahirap hulihin yan. Kailangan magpaka-mousetrap ka para mahuli ang dagang yan. Pero ito na si Rencho. Knock-up! Knock-up dito. Shaman Force, kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Paano ka iwas? Pero, tamang tusok. Kalimot. Back out lang muna tayo dito sa Bibadlang Gedli. And there you have it. Still, 6 minutes on the clock, pero leading pa rin tayo when it comes to the gold ang execution. There are a lot of skirmishes and potential clashes na ini-initiate ang next play solid. Pero yun nga lang, medyo nagkukulang sila at some point. Still, they are just playing with their net worth. Eto, Prof, Turtle, napunta na naman sa next play. Yun na nga eh, kasi yun ang pinakabala nila eh. Diba? Habang wala kami nakukuha objective, kukuhanin naman namin yung Turtle. Parang yun yung to cover up yung misrotation nila sa early game. Which is kinakapitalize din naman ng grupo ng execration. Sige, sa inyo Turtle, kapalit naman is that turret. Ang mahihirapan lang sila later on kasi nga they have this marksman na aasa sa jungle which is open. Kung paano kung rumotate etong si KLVJ, may mga point na ginagawa dito si KLVJ na sumusungkit ng mga ano small jungle. Diba? Kumbaga pag may nasa lubong ka kasi dyan, minsan guys, ito ha, sabihin ko sa inyo, minsan pag may nakita ka ditong jungle, huwag nyo nang pakawalan. Patayin nyo kagad, pero ito na. Speaking of patay, there's a counter go. Wala, joke lang. Counter joke. Joke lang yun. Talaga inaantay ko kung magko-commit sila, pero hindi nila kinomit. Yung nga, no, tamang amba. And also, Prof, talagang totally agree ako sa inyo. Kasi kung nakikita may opportunity and it's widely open, might as well grab it. Yung kumbaga kung manenegate, kung manenegate mo talaga yung kalaban, eh bakit why not? Coconut! Pero ang ganda ng vacuum doon! Dalawa ang natamaan! Ula. Pero the turtle Mountain or Shaker. The turret has been taken from Mountain Shaker, has been committed. Blood on! Ang ganda ng ano ni Kelra doon, Imperial Justice! At tusok kaliwan na dito na nga, Blood pero 3v1! Hindi na lang natitira Harit. Ngayon kakumulit. 5v1 situation. Hinahabol siya dito ng backshot. Look at that fun. Pero walang hahabol. Gagambalang pulod. Sandit sumibad ng game. Pagtalon! Diversion! Vacuum na naman. 3v1. Shaman Force kinasa. Pero the turtle or the turret dun sa middle lane napatumba na. Tama. Nung pag-diversion dito, sabi nila, oh, timer, singang malalim. Diba? Medyo buwe-buwelo bigla dito. Next play solid. At nahuli na nila si The King! Mismo ang kanilang ini-snatch dito and 7-10 sudden change of momentum na kaninang nasa side dito na next play solid. Hinintay nila yung perfect time. Sabi kasi dito na next play solid. Alam mo, sabi kasi ni Bibing Bap dito ay antayin natin opportunity. Nakita yung opportunity, tsaka na nila ginrab. Speaking of grab, may pagsipa na nga dito sa kanyo. Joke lang kasi masyadong makati naman yan. And because of that, they were able to pin down talaga nag-initiate na ng Turtles po sense dito ang ating isang backshot. Siyempre, backshot, hindi mo rin yan agad-agad ma-reversed out. Pero yun nga, Prof, no? Yung momentum na kanina meron ng execration, talagang biglang baliktad yung table. Oo. On point din kasi, Beam, yung ano eh, yung pag-orb in dito, ni Pac, hindi ni Alice. Si Alice, si Rene Jaya, no? Hindi, guys. Ito na. May paggulong na naman. They see, wait, pinapost.
tinapos ang ating lamok, hindi siya nakasampa doon sa bakod. Now, may pag-rotate dito, nagbumukang tropang trumpo. Next play, huge rotation, nag-jump in na. This is a sign! Oh, Kera has been stunned as well, pero uy, tinalanan pa! Hindi na kontento, and another turret will be taken down samantalang ito ito ng mga repa kami from X-Play. Agad-agad sila nagko-commit, pero ang ganda spiral strangling pinakita dito ni Silvana, pero Way of the Dragon sa mukha and flicker out to disengage finally, pero patito patito nandito sa gilid natin. Babanatan, pero yun na nga si Silvana ang unang tutumba. This will be a 4v4 situation, tag-iisa na ang napitas ng pani, pero Blood Toad, binabakbakan ang kuya mo Sandboy, mapipilitan magpalaboy at magbabaklaw muna sa may ng Gedli. Samantalang, there you go, Prof. Hindi muna. Alam nila, hindi muna. Ang dami ng skills. Ang dami ng skills na in-invest. So yun nga lang, hindi pa sila talaga nakapagkas. Tama, ang dami nilang in-invest na ano dito, skills, pero wala pang ROI. Ito na ang ROI na gusto nila dito sa vacuum. Kinukuha na ang dalawang miyembro, Way of the Dragon. Kinapit na dito, another knock-up coming from Rencho. Look at that jump and slide in. Mountain Shocker to counter go. Hindi pa rin napabagsak. Yung dalawang, athlete. Isang boksingero, isang ano ba si ano? Si Cho. Martial artist. Ayan, yung isa, boxer. Oo. Oh. Ayan. Yun si Sad Boy. Ito. Speaking of isa, binabanatan na kasi. Ito na, ang Gondoro. Ito ang time, Winter Transform sa mga. Pero ipis na Tepo, Kelra, mumunti ka na mapatay dito. Because of that, dalawa ang napitas. The next play, solid. Look at the difference. 1.5k na lang ang laman ng next play. Pero yung kills, Prof, isa lang eh. Hindi kita ganito. Oo, yung kills nila dito, isa lang ang lamang sa side dito ng next play. Solid. The momentum as of now, as well as that turret objective, nasa side ng next play. Solid. So it means yung positioning nila dito, maganda sa laro. Pero masasabi natin na hindi pa ito sapat para ma-close ang game. Then look at yung kalamangan. 300 na lang eh. Diba? Item check tayo dito. Maganda itemization ng Valir. Having that necklace of Durance negating that Alice regen as well as etong si Silvana sa shield. Now, ang mahihirapan sila dito is ano ba yung mapapollow up nila every time na may mapapasok si Silvana dito. They can stop or I mean delay things, pero they cannot stop yung burst na pwedeng pumasok galing sa pagtalon mismo ni Alice as well as etong pagulong dito lagi nila mo. Oo, talaga yung mga on point na paggulong nila mo. And also, apart from our Silvana, diba we also have to take note na Luo Yi meron na rin siyang Durance eh. So kung magkata, alam mo yung when it comes to itemization, nagne-negate sila. So Kelra, hindi rin din siya basta-basta pwedeng pumasok sa tatlo, sa lima. Kasi may pang counter item na rin for the shield coming from the Esmeralda. Tama ka dyan, I totally agree with you sa mga ganong explanation. So anyway guys, ang isa sa mga tinitignan ko is ang setup kasi dito coming from Silvana sa next play solid. Now, mas ma-micro ang laro ng execution. Meron silang pa-knock-up galing kay Cho, another knock-up din kay Rencho. Parang ang pinakapuhunan mo dito is yung pang-micro ng execution while a big setup naman sa next play solid. Kung crucial moment at nagdikit-dikit etong mga to, parang ang chance ah, na next play solid na ma-snatch nila ang grupo dito ng execution. Now, ang downfall lang nun, once na nag-test yung setup nila, this is a double vacuum eh. Meron silang vacuum galing kay Darkseer, hindi, kay Louie. Meron silang Imperial Justice, di ba? Ayan na nga, speak of Imperial Justice! Of that, napakaganda naman nun, pero look at that! Peace! Mumunti ka naman matay, pero finally has been taken out. Tertius Pusans has been popped out. Kelra, tumalun na nga. Imuntahan ng daga, pero daga is still alive. Ito lang ang napitas. And that is in peace. Yung sinasabi mo kanina, Prof, na yung Alice natin, di ba? Huwag lang mag-win-win. Kaso yun na, medyo nag-asim. Doon sa may top lane, siya lang mag-isa. Direkta niya yung dalawa. May part kasi doon, parang sinacrifice niya yung sarili niya to make sure na ma-zone out or makita yung position ng hero just to secure the Lord. I mean this enhanced Lord.
Kasi ang habol na ata talaga nila dito is the skill nung Lord para lang ma-cover up. Eh no, may pag-follow up dito. So may setup sila. Ayan na nga, nag-commit na dito na Mountain Shocker. I think a huge setup ang pwede lang i-follow. Hindi nila dinidikit. Ayun, nag-jumping axe Angry Lord na. Ay, hindi na maabot. Oo. They will be able to push down itong middle lane turret. Tingnan mo nga naman, isang kalmot na lang din eh. Pero ito, here comes another setup. Vacuum right on top. Ang ganda naman nun. Sipa! Way of the Dragon and Revitalize has been utilized. Pero Chomo ay mamamatay dito. This will be a 3v4 situation. Inakasa, pero ang ganda at ang kalat nga nila. Daga na pisa. 2v2. Finally, YSS has been shutted down and due to that 2v3 trade ang naganap. Pro, ano nangyari doon? The moment na nawala yung Lord, nagkagulo na sila. Woo! Ano eh, medyo pilit, okay, yung bobo. Well, nasa point sila na pwede nilang gawin yon, okay? Mali, kasi hindi nila nakuha yung mismong objective nila to destroy the turret. So, tinam yung buhay. Kamaya mo natignan dito. Pero ito, may counter go kill DJ against that Alice. May ano ba, Daisy, may Rowley. Ayun o, pwede na nga suntukin yan eh, mababasag na yan eh, yung Torre sa baba. Yun yung pinaka-idea nila na to secure. Doon nag-overextend sila. There's a jump out dito na nanggaling kami ng Sylvana. Naiwan na ang tropa. Naku po, at makakaligtas naman ang upwards niya. Ashen, giling-giling lang yan, rolling-rolling, makakatakbo siya, no? And the good thing about Imperial Justice, ultimate ng Sylvana, pwede siyang pang-initiate, pwede rin siyang pang, ano eh, pang-takas. Oh. So, hindi siya totally all out, so kaya talaga siya iniwan doon. Kasi, syempre, alam ni Gagamba Boy na kayang-kaya yan ng lamok na hindi matipok. Oh, pero ayan na, may pag-knockup dito, si Rencho. Alam mo yung mga lamok na hindi matepok, mga daga. Siyempre yung mga yan, mga peste yan eh. Kita mo naman kung paano sila bumasag ng mga Torre dito. Which is nararamdaman na ng grupo na execration. Sabi nila, napepeste yung mga ano natin, yung mga Torre natin dito. Hindi ko sure ha, kung okay yung magiging play nila, kung magda-diversion sila sa baba para lang pasagin yung Torre. Hindi ko sure kung good play yun ha. Ito na! Speaking of good play, ito na nga, Imperial Justice has been committed together with a common force. Nagkagulo-gulo ng watak-watak, pero alis sa kapitas doon sa babeb ng giblet. Samantalang YSS free hit. Bumaliktad! Pero walk up, napakaganda naman noon. Sad boy, andito, nak-flicker up na rin together with that Sam Tui. Napitasan na nga sila ng dalawa sa may bandang deadly. And there you have it. Mountain Tracker has been utilized. But nope, hindi mo mababurst out finally din si Sad Boy. Tingnan mo nga naman, Prof. Isa lang ang na-pick off from next play falling. The tables have turned. Sabi nga doon sa nabasa ko. Diba, biglang bumaliktad ulit na laman ang momentum para sa side the next play solid. At tinuluyan na dito ni Ipis yung Torre sa baba. Later on, most likely, wait for the next Lord. This is a level 2 enhanced Lord. Sabay babasag at babasag na to next play solid. Kailangan lang dito, Beam, na ilaban na nila etong enhanced Lord. If ever, kasi tinitignan ko sino ba yung pinakamabilis mag-clear ng wave dito. Ang Valir, yes, pero hindi mo naman kasi gagamitin skill niya totally to clear the wave, eh, di ba? Kasi tinitipid mo rin yung bursting fireball mo, especially the stack na ma-maximize mo, lalo sa mga clash. Oo naman, kumbaga talaga, si Nico ha, ito talaga eh, medyo mahihirapan yung expectation, especially nakita mo dun sa last clash, Prof, YSS, yung daga, libreng-libre eh, parang walang pungsa na nagbabantay. Kasi the moment na pumasok dito, si Alice, si Renegade, natataranta sila. Nag-blood oath yung Alice. Hindi na sila nagka-cram up eh. Hindi na sila nagtipipon-tipon. Rather, parang katulad kanina, no, bowling. Nagkakalat sila agad. Ayun na nga, si Sad Boy, pumuposition dito. Balik mo yung camera doon. Ayan, medyo nagkakabayluhan na eh. Maamba ng sapak dito. Eto na! Kelra, napilitan na mag-flicker out dito ang isa, pero binabakbakan ng tatlo. And there you go, Way of the Dragon sa mukha. Imperial Justice. Lul has been taken out, pero ang ganda. Imperial Justice, wala nang ginawa doon, pero ito na blood. Binabakbakan, ang ganda. 4v3 situation, tusok, kalimot, Sad Boy andito, nag just to shoot them away para i-zone out sila. Pero napilayan na nga ng dalawa yung next play solid, momentum wise, nagkakabaliktaran na nga. Pero ang kuya mo lamok andito, hindi pa rin matepok. They see me rolling lang doon sa may Gedi. Mabatripin niya lang hanggang sa huli yung next play para hindi matuloy yung paglulod. Ayun na nga, yung they see me rolling, eto naman si Daga na anon masyado. Rolling in the deep.
masyado siyang malalim dito at naipit. Agawan na ng Lord dito, most likely malaking chance dito makuha ng execration, getting that Lord enhanced na ilaban nila. Diba? After comeback, after comeback. Talagang naglalaro lang tayo ng momentum dito. Eh, tingnan mo, goal difference, even though ganun yung nangyari, tingnan mo, execration lamang sa gold. When it comes to kills, actually ako talaga, Prof, hindi ko pinapansin na yung kills kasi wala yan eh. Kasi at the end of the day, papantay yan. Even the XP papantay. Ngayon, kung sino yung una makabuo ng pangarap, yung mga core item builds nila. Mm-hmm. And which is technically, nakikita natin, pantay na eh. Exactly. Even our YSS, ano na to, yung lock and loaded na eh. Core item build ka ba? Kasi pangarap kita eh. No. Na, dinrown shot ka dito. Bebuelo naman, an execration. Let's do this for another round para sa kanila. Mm-hmm. Turtles Besides, ginamit na nga dito ng Kuya Mulamok at hindi pa rin natepok. Samantalang yung Lord, tamang segue dun sa may gilid, which is Alice. He's trying really hard to finally burst it. At eto na nga inaantayin natin kanina yung makatanon ng Lord. At nakadikit nga, no? Pero hindi pa rin napatumba. Still no casualty as of now. Pero tingnan natin kung sino ko natutumba yung Pearl Dust. Vacuum! Tumalun. Pero ang ganda, vacuum kill. Gusto nga ba ang unang tutumba? There you have it, mga kaibigan. Revitalized, utilized, pero blood. Lord! Samantalang si Kendra, buhay na buhay pa na ang vacuum na naman po sa isa. Pero si Kuya Moreno, patitinitan mag-back away. Pero Kendra, si tama protekta para sa mga kasama. Samantalang Kuya Mulamo, 30% chasing them down, hunting them all. Pero still, Prof. B, isa lang ang namatay. Si Kendra, yung harit lang ang nasungkit. Intense! Intense ang laban dito. Once na nag-overextend ka, most likely may kalalagyan ka kahit wala ka sa lugar. At huminto pa nga ang mundo dito ng ML. And there you go, tumuloy. Pero ang pinakamaganda lang dito sa ginawa ng execration, eh pumantay sila, okay? Ng objective. Look at that. Talagang pati yung objective nila, yung positioning ng tower dito, eh baliktaran, eto na may pag-vacuum dito! Uy! Eto na nga, ang vacuum sa tatlo, pero Kuya Mulamok nakatepok ng isa, samantalang Kelda together with the rep, magbaback lang muna. Yun ang pinakaayaw mo dapat mangyari, no? Especially kapag sabi nga ni Baymax, nandoon ka sa mga eskinita. Oh. Ang hirap eh. Even though you have the Harit, assuming na yung Harit eh sumayaw doon at lumiki, kung mapapaligiran naman siya ng lima, at mababaldog lang siya, masasaktan lang siya tendency-wise, mababaliktad pa. Yan, ano eh, eskinita, dyan inabangan si Elsa. Kaya ganun-ganun kahirap yun eh. Most likely, may kalalagyan ka talaga. Ang idea lang dito right now sa ganitong sitwasyon ha, yung ano kasi, yung Lord magre-respond sa topside. Mm-hmm. Yung butas na toro yan ng execration, nasa bot. Okay? So yung def nila, if ever man, eh, co-contest nila yung Lord, eh masyadong malayo yung hahabulin nung nagde-def dun sa bottom. Diba? Compare sa next play solid na nagde-def dun sa side dun. Kasi Lord side eh, di ba? Yung ano nila eh, basag na tore. Maganda yung positioning na next play solid dito. Hindi ko alam kung paano ayun na, basag na rin pala yun ang na, top side dito. Natuluyan na. Basag na pa rin. Oh. Ayan. 25 seconds para sa ating next Lord. Most likely, ahead agang next play solid dito. The positioning ng Sylvana, sabi niya dito lang muna ako. Para if ever, double entry point. Kita ko agad dyan, magagaling dyan banda sa T-section. Meron din dun banda sa crab area or crab coin area. Ganun ang position dito ng Sylvana. Napakaganda ng bush check niya dito. Positioning wise, pwede rin sila mag-diversion. If ever, ayan na nga, may pag-knock-up dito, magdi-disengage. Pero tinuloy na dito, Way of the Dragon! Knock! Kahit na masyado marami, pero ito na Imperial Justice has been committed as well, popping out that emotional team together will have been revitalized. Pero sad boy, hindi pa rin totally masasad dahil hindi pa siya mapipitas agad-agad. There you have it, Prof. Ang daming skills ang nakomit, pero next play solid ang nanaig dahil ganun, napauwi nila yung execution, napatumba, napilitan mag-back, at yun na nga po yung third Lord natin. This is a totally makunat Lord. Hindi na tumarupok. Katulad ng mga Lords kanina, medyo mahirap harapan ang execution ng Hitman. Mahirap maging marupok sa ganitong sitwasyon ng execution as of now. Ang hirap lang kasi dito, no, sa side ng execution is yung setup kasi nila pag nabitaw na, pang single.
ang knockup lang ang pinaka-inaasahan mo, pero ang Imperial Justice kasi, pwede makahuli lang ano eh, ng dalawa. Diba? Dalawa o tatlo na hero. Actually, kung pinakaswerte ka talaga, eh lahat yan mahuhuli mo, kasha sila dun. No? Yun, plus may vacuum pa kasi. So yung setup dito, makukuha. Ang pinaka ano lang dito ng execration is, pagka naipasok neto ni ano, no, tawag dito ni Kelra, yung pag-jump in niya, plus hindi makakilos dahil from that slow as well as yung bursting fireball and searing comet, eh kinakasa na. May pagwelo na dito, Beam! Pero speaking of pagkasa, ito na nga sa Mindelein ang pag-amba, samantalang Shaman Force has been committed as well. Kel VJ sumasayaw nang sa may bandang gilid, pero Winter Tarantula in your face ang sinabi ng Kiki. And still, wasn't able to get back, pero Kiki finally nakita sa napirap na nga, pero killing si Anto the Quiet. At ang word na kapaso, kumakato. Guys, nadawa na ano pa daw nyo, and there you go, Prof. B. Mukhang solido ang pag-TTP. Next play, solid ang nakuha ng first match natin para sa second series. Sobrang ganda